Noong unang panahon, sa isang maliit na ngayon na matatagpuan sa pagitan ng mga gumugulong na burol sa isang lugar sa India, si Jadhav ay isang 16 na taong gulang na batang lalaki. At siya ay katulad ng lahat ng iba pang mga lalaki sa kanyang nayon. Ngunit mayroon siyang isang espesyal na regalo. Siya ay may regalo para sa nakakita ng kagandahan at potensyal sa mga lugar na kung saan ang iba ay nakakita lamang ang pagkawasak. Isang araw, dumating si Jadhav sa isang tigang na bukid na malapit sa kung saan siya lumaki. Ang mga bukid rin ay naiwang walang bantay sa loob ng maraming henerasyon. At ito ay walang iba kundi tuyo, basag na lupa, walang buhay. Ito ay nakakasira sa paningin. At ang mga taga-nayon ay matagal na hindi ito binubukan sapagkat ito'y itinuring na nilang isang tigang na lupain. Gayunpaman, nakita ni Jadhav ang ibang bagay. Nakita niya ang potensyal kung saan nakita ng iba ang kawalan ng pag-asa. Napagpasyahan niyang gawin isang malago ang kagubatan ang tigang na bukid. Dahil siya ay 16 na taong gulang pa lamang, akala ng ibang mga taga-nayon ay isa lamang siyang bata at hangal na batang lalaki na walang alam sa buhay. Nagsimula si Jadhav sa pagkolekta ng mga buto sa malapit na mga puno at mga ligaw na bulaklak. Nagdala siya ng mga bag na puno ng mga ito sa tigang na bukid sa bawat dakot ng mga buto na kanyang ikinalap. Ginawa niya ito ng buong pag-iingat at pagmamahal. Dinidiligan niya ang mga ito araw-araw kahit na hindi bumuhos ang ulan. Nagtayo siya ng mga tulay mula sa kawayan sa kabila ng tigang na lupa at naglagay ng mga bitang ng kaldero kung saan ang tubig ay tumutulo sa mga bato. Ang mga araw ay naging linggo at wala pa rin mga palatandaan ng buhay. Nagsimulang tuyain ng mga taga-nayon si Jadhav na sinasabi na ang kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan, na ang bukid ay napakalayo na upang mailigtas. Ngunit nagpatuloy si Jadhav na hindi nalilito ang kanilang pag-aalinlangan. Pagkaraan ng mga buwan, isang araw, ang unang maliit na usbong ay sumibol sa tuyong lupa. Tuwang-tuwa si Jadhav at ipinagdiwang niya ang maliit na tagumpay na may parehong sigasig na parabang nakakita siya na isang himala. Alam niya, iyon ang kagubatan na kanyang naisip ay hindi malayo. Ang determinasyon at pananampalataya ni Jadhav ay biglang nakahahawa at hindi nagtagal ang mga taga-nayo na sumama sa kanyang mga pagsisikap. Inaalagaan nila ang marupok ng mga sapling na pinoprotektahan sila mula sa malupit na panahon at inalis ang anumang mga damo na nagbabanta sa pagsakal sa kanilang panglangi. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang dating tigang na bukid ay nagsimulang magbago. Hanggang sa lumipas ang 20 taon at ang bukid ay hindi na baog, kaparangan. Ito ay naging isang maunlad na kagubatan na puno ng matatayog na puno, makukulay na ligaw na bulaklak at isang simponya ng maawit ng ibon. Pinaninirahan din ito ng mga hayop sa gubat, rhinoceroses, mga tigre, at ang lahat ng iba pang mga uri nito. Inaalay ni Kira ang kanyang buhay sa paglikha ng kagubatan kung saan siya ay nakatira ngayon. Isang araw, isang malalakbay na dumadaan sa nayon ay namangha sa magandang kagubatan at nagtanong tungkol dito sa mga taga-nayon. Buong pagmamalaki nilang sinabi sa mga manlalakbay tungkol sa kay Jadhav at ang kanyang hindi natitinag na paniniwala sa kapangyarihan ng pagbabago. Nang makilala ng manlalakbay si Jadhav, tinanong niya, "Paano mo ginawa ang isang tigang na bukid sa napakangandang kagubatan na ito?" Gumiti si Jadhav at sumagot, "Naniniwala lang ako sa potensyal na umiiral sa loob ng kagubatang ito. Alam ko na sa mga pag-aaruga, pagmamahal at pag-aalaga, kahit na ang pinakabaog na lugar ay maaaring maging isang bagay na maganda. Nakita kong nawala ng ligaw na buhay. Kagubatan mawala at nagpasya kong gumawa ng isang bagay at kung paano ang bukid na ito ay naging kagubatan. Gayon din ang ating puso at isipan."
Kung aalagaan natin sila ng may kagandahang loob at pananampalataya, maging maganda at mayayabong na kagubatan mula sa tigang na bukid. Nakita mo sa buhay, sa iyong buhay na may pasensya, hindi natitinag, napaniniwala at patuloy na pagsisika. Kahit na ang pinakatila baog at walang pag-asa na mga sitwasyon ay maaaring magbago sa isang bagay na maganda at mabuhay. Kung ang mga bagay na nangyayari na mali para sa iyong buhay. Alalahanin natin na ang kwento ni Tiada na ginagawang malaking kagubatan ng tigang na lupain na puno ng buhay at maganda para sa lahat. Magagawa natin ang positibong pagbabago at gawing posible ang imposible. Maging matyaga, positibo at huwag sumuko sa anumang hamon ng buhay at sa anumang pangungutya ng ibang mga tao. Focus lang tayo sa ating mga pangarap at huwag natin pansinin ang mga negatibong komento ng iba. This is Inday Amazing Stories. Salamat sa panonood at mananatili. Blessed. Thank you and God bless us all.